Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang ating minamahal na BP Inday Sara. May napanood na akong video, isang speaking engagement niya sa DepEd. Napanood ko ito sa vlog ni Princess Maui. Salamat Princess Maui. Keep on vlogging. Palagi akong nanonood sa iyo. Okay. So, pinalabas ni Princess Maui, gathering ng mga teachers, nandun si BP Sara. At galit si BP Sara, kaya lang nagpapatawa. Ang galing niyang magsalita sa publiko. Very entertaining, katulad ng kanyang father, like son. Ganahan kong makinig. Hindi katulad si PBBM. Nako, very boring kong magsalita. Oras pa English lang. Gumagana lang. Wala. Malayo siya kay President Marcos Sr. pag nagsalita si Apo Lakay Marcos. Okay. So, sa teachers gathering nito, nako, galit si BP Sara. Isang kongresista, tinawag niya na baliw. Tinawag niya na parang panahon pa siya ng mga dinosaur. So, sino itong kongresista na ito? Si Tambaluslus ba? In fairness, hindi. Isang Tambaluslus din na babae. Walang iba kundi si Ak. Party list Representative Franz Castro. Tinawag niyang baliw. Alam naman natin yung nangyari lately lang. Nag-threaten itong si Castro na baka ipa-impeach daw nila si BP Sara kasi yung paggamit niya ng 150 million confidential funds. So, ala, pagdating sa budget hearing sa House, wala. Pinatayan ng microphone itong si Franz Castro. Hindi pinagsalita. Doon natin makikita yung karisma ni BP Inday Sara. Yung kanyang leadership. Marami ang naniniwala sa kanya. Kaya ako, yung mga paggamit ng confidential intelligence funds na ganyan, depende sa gumagamit. Kung matino, let it be. Kasi, cleared money na yan. Hindi na, pinatunayan ni, Ombudsman Martires na hindi na kailangan ng resibo sa itong mga confidential intelligence funds. So, kailangan mo lang na trust yung pagkatiwalaan mo yung bigyan mo. So ako, may tiwala ako kay BP Sara. Kaya hindi ko binabatikos o hindi ko kine-question ang kanyang Intel confidential funds both sa OBP and DepEd. Ang binabatikos ko ang Office of the President. Sobrang laki. Saan napupunta? There is something wrong sa Office of the President. Okay, balik tayo ito. So, walang nangyari sa threat na impeachment ni Castro kay BP Sara. Dito na. Bakit tinawag na dinosaur? Kasi ang tagal na daw si Franz Castro dyan sa ACT party list. Matagal na. 1970s pa, nandyan na. Wala naman silang nagagawang kabutihan sa mga teachers. May maipakita ba silang kabutihan o project na para sa mga teachers? Wala akong alam. Please comment kung meron. Para in fairness, ang ginagawa pa nila is sila ang nangungolekta sa mga teachers. I don't know. Nung active service pa ako, may mga nakausap akong teachers na nagpa-member. Akala nila maganda. Kaya lang nung nagpaliwanag kami, wala. Kanya-kanyang, basta hindi na sila nag-attend. 50 pesos per month per teacher ang kinakaltas. Nationwide yan.
So, marami ang niloloko nila. So, hopefully, next election, 2025, baka nga ito dahil ACT teachers, kinalaban nila si VP Sara, nako, babanatan niya ng husto. Baka hindi na manalo itong ACT party list. Next election. Mark my word. Okay. So, yan. Dinosaur. Matanda na. Tagal na yung nag-exist sila na party list. Wala naman silang naitulong. And I agree. Tapos, later on, tinawag niya ng baliw. Ano pa? So, magpasalamat tayo at meron tayong BT Inday Sara na inilagay bilang DepEd Secretary. Isa ito sa areas of governance ni PBBM admin na maganda ang performance. Education, both of course, elementary, secondary, under ng DepEd, pati tertiary education maganda. Bakit? Libre lahat. Yan, sinimulan ni Tatay Digong at ipinagpapatuloy ng PBBM admin, which is a good continuity of programs. So, mayroon pang binanggit ni BP Sara yung 1 month break ng mga teachers, matagal nang hinihiling ng mga teachers, at hindi inaksyonan ni Franz Castros, siya ang representative ng mga teachers eh. Walang ginagawa. Oh, so, doon sa pagtitipon ng mga teachers, nandun si BP Sara, sabi niya, isang araw lang pinag-aralan. Pwede naman pala, oh. Meron ng 1 month break ang mga teachers. So, I don't know kung nagsimula na ba. O nabigyan na, nag-enjoy na. May nakausap akong mga dalawang top DepEd officials. Isang assistant superintendent, division superintendent, isang district supervisor. Believe sila sa mga policy programs, yung long-term vision ni BP Sara na ginagawa sa DepEd. Kaya yung may remaining 5 years pa siya dyan, nako, gaganda ang ating educational system sa Pilipinas. Eh lalo na kung mag-presidente siya by 2028, talagang continuity of program sa DepEd. So, good decision ng Pangulong BBM ang pag-appoint niya kay BP Sara as DepEd kasi talagang medyo pababa ng ating yung quality of education natin pababa. May mga nakakausap ako, mga college graduate na yung kanilang grammar mali-mali. Hindi maka ano ng essay na wala talaga. As in. So, noong kapanahonan namin, tayong mga senior citizen o yung mga parents natin, elementary graduate, pwede na magturo. Ganon katindi yung standard of education noong una. Marunong nang mag-English elementary. Eh ngayon, wala. Kahit high school, college graduate, nahihirapan. Kaya sana, with BP Sara as DepEd Secretary, malaki ang ating pag-asa na aangat muli ang quality of education dito sa ating bansa. Okay. Balik tayo doon sa bangayan sa Kongreso at ano. Ito impeachment tuluyan nang nawala. Kasi sa mga makabayan block lang pala yan. Okay. So, ang ano ngayon is binabantayan itong political maneuvers na for 2028. Nagsisimula na kasi umiikot na si former President Gloria Macapagal Arroyo. Biglang nag-meeting ang mga stalwarts o bigwigs sa politika. Yun na yung tinatawag na bagong unity team.
Ano yung sino-sino yung bagong UNITIM? Dalawang former president. Tatay Digong, former president Gloria Macapagal Arroyo. Nandyan si former VP Lini na Aleni. Nandyan si former senator, Senate President Tito Suto. Of course, nandyan si VP Sara Bongo. Nag-meeting sila the other day. So, anong pinag-usapan? Anong niluluto? Oh, yun, kabang-abang yun. Hindi pa natin alam. Puro speculation pa lang. Kailang tingin ko tungkol sa politika yan, tungkol sa nangyayaring kahirapan ng taong bayan. Dahil halos lahat umaaray na ngayon sa taas ng presyo. Eh, itong pagtaas ng presyo ng migas, maling policy o maling decision pa ang ginawa, yung lagyan ng price cap yung bigas, nako. In the end, ang malulugi ang mga farmers, kawawa ang mga retailers, although temporarily nakagaan ng bulsa ang mga mamimili, but band-aid solution lang yun. So, yun, alam ko nag-react ang new unity, at tingnan natin kung ano ang pinaplano nila sana para ito sa kabutihan ng ating bansa.